At ang pinakamagandang listahan ngayon, Lakay, yes, ha, yung list of cabinet members. Oh. Ha, kung Pasko, meron tayong tinatawag na list ni Santa Claus. Oh. Ha, ito, cabinet members. Unahin na natin ang executive secretary, Salvador Medialdea. Congratulations. Siyempre, ang cabinet secretary, ito yung napabalita ang supposedly sa DILG. Na umayaw siya. Yes, umayaw siya. Galing, galing. May delikadesa itong taong ito. Si Leoncio June Evasco Jr. Dati pa lang ito. Dating MPA din. MPA din. Rebelde pare. Balik loob. Ayun. Ang ating peace process advisor, Jesus Dureza. Ha! Lifetime member ng National Press Club. At saka veterano na yan. Veterano. Basta talagang magagaling na media. Oh. Nakita mo talagang inaasahan pati sa gobyerno. Ito, isa pang veterano ito. Solicitor General Jose Carida. Ayan, matapang yan. Matapang yan. Ito. At syempre, yung Presidential Assistant for Visayas, Michael Dino. Ito naman, itong Michael Dino, kilala tong magaling pumiar. Ayun. Magaling to. Kumbaga, ito ang magtatayo ng tulay mula Visayas papuntang Mindanao at hanggang Malacanang. Ayun. Okay. Baka yan din mga, baka yan din nahawak sa ano. Di ba na nga ako si Pangulong Digong ng Riles. Mm-hmm. Yan ang isa sa mga uunahin daw niya. Mm-hmm. Kasi wala pang Riles, wala pang railroad system sa Mindanao, wala pang railroad system sa Visayas at i-re-resurrect yung railroad system dito sa Luzon. Eh siguro itong mga presidential assistant na ito ang magkakabit-kabit ng mga Riles na yan. Palagay ko. Mm-hmm. National Security Advisor, Hermogenes Esperon. Yun. Isa rin veterano ito. Yes. Ah? At syempre, ang isang veterano na talagang very vocal, ha? Uh-huh. Ang Department of Foreign Affairs, ha? Ang secretary ngayon is si Perfecto Yasay Jr. Yun. Ha? Yun nga lang, galing nito, ewan ko lang kung pag nakita ni President Digong ang galing ni Yasay, ewan ko lang kung after one year, papalitan pa ito ni, ni Cayetano. Mukhang malabo na yan. Okay. Okay. Ito naman, maraming problema. Kakaharapin talaga ito. Mm-hmm. Sa Department of Transportation and Communications, Secretary Arthur Tugane. Mali yata ito nakasulat. Department of Traffic Transportation and Communication. Dahil traffic talaga. Pati sa airport, traffic eh. Oh, kaya tama, puro problema kaharapin na ito si Arthur Tugane. Pero kilalang magaling ito. Kaya tabayanan lang natin. Siyempre, ito yung medyo masalimuot. At lahat ng baratang ginawa na rito, lahat ng kumbaga pagdududa. Ang Department of Public Works and Highways, si Mark Villar. Yeah. Pero personal, knowing the person, talagang very vibrant to. Magaling na bata, magaling mag-isip. At sana naman, mawala yung pagdududa ng tao na gagawin na naman itong hakbang na ito para mapaboran. Yung sarili niyong mga subdivisions, yung inyong mga development, no? Pero meron tayong istorya dito na talagang kinanal to. Oo. Kinanal, oo. Ganon? Ang binibigay raw dito DTI kay Mark Villar. Oo. Ang di nila malaman paano naging Department of Public Works and Highways. Meron daw kasing nagmaneobra obra sa loob ng administrasyon ni Digong na para makanal ang appointment ni Mark Villar. Dahil threat nga raw ito sa 2022. Aba. Dahil napakabata. Pogi pa. Yes. Diba? At may pera. At magaling. Yes. Diba? At yung nasirang pangarap ng kanyang ama, baka nga naman siya ang sumunod na Pangulo ng Pilipinas. Eh, di bale. Walang tapos ni Pangulo Digong yun. Yun na nga. Tapos kaya siya. Hindi siya papopormahin. Nung gustong pumorma, alam mo na kung sino siya. Hindi ko na babanggitin. Okay, next. Ito naman, Department of Science and Technology. Alam mo ito, kapuri-puri ito. Kasama Benny. Kasi eto galing sa loob. Uh-huh. Di kagaya nang nangyari sa mga ibang mga cabinet positions na outsider, di ba? Uh-huh. Pero ito, Department of Science and Technology, galing sa loob mismo ito, Fortunato de la Peña. Ah, talagang kumbaga, may napatunayan na. Yes, galing na sa loob. Yan mga dapat na pinipili. Uy, eto. Hindi na mag-aaral yan. Hindi na mag-briefing kasi alam na niya. Hindi na magiging nursery. Yes. Di ba? Kasi yung Malacanang dati, nung bagong pasok. OJT. Nung bagong pasok si La Sierda. ginawang nursery yung Malacanang. Pinag-practicean muna. Okay. Isunod natin. Ito naman, magaling din to. Department of Education. Ito, proven na. Pero sinasabing matanda. Aba yan, masama sa inyo. Binibigyan nyo ng diskriminasyon porkit matanda na. Oo nga. Di ba? Kami, kahit na matanda na sila kayo, nakita nyo yung tiwala namin yun. Oo naman. Di ba? Okay. Huwag na rin lumayo. Oo. Si Pangulo Digong, 71 na. Yes. Ah, di ba? Oo.
kailangan magbigay tiwala tayo kahit na matanda na sila kay. So ito, ang Department of Education, Leonor Briones. Mm. Ha? Magaling to, ha? Kilala to. UP yes, to. Yes, UP. Yes, yes. Kaya huwag nating i-menos, ha? Oh, ito naman, Department of Justice, nako matindi ito. Maraming mga nag-aabang dito sa kanya mga gagawin. Andali. Takpan muna natin tingnan. Oo. Oh. Makakarinig na ilan, di ba? Yeah. Oh, Secretary Vitaliano, Aguirre. Nako, matindi yan. Matindi ito. Ito yung tinatawag na hindi sasagot. Hindi lalaban, pero tatakpan ng tenga. Di ba? The best friend of Senator Miriam Defensor Santiago. Yes. Okay. Ito ang paborito ko. Yung Philippine National Police. Oh. Ha? Yung papasok na director ng PNP. Mm-hmm. Ronald. Ha? Chief Superintendent Ronald De La Rosa. Oo. Ha? Ito, Gerald Bato. Magiging apat kagad yung bituin sa balikat niya. Marami nilagtawan ito, ah. Oh, marami nilagtawan. Bali, 86 siya. Eh, meron pang nakapwestong 83, 84, 85. Oh, eh, pasensya na. At ito si Gerald Bato, eh. Subok na ni Pangulong Digong. Oh. Di ba? Matagal sila nagkasama sa Davao. Mm. Bigyan kita ng secret. May isang retired general. Oo. Blind item to, ah. Okay. Isang retired general na natanggal, ha? Diyan sa Krame dahil sa involvement sa drugs. Oh. Oo, nung panahon ni Erap, ha? Nung natanggal ito, ha? Ngayon nakadikit kay Digong. Aba. Oo. At tapos, ha, nung nalaman niya nung gabing pinili, ha, yung si General De La Rosa bilang Chief PNP, abay bumulong to. Oo. Ang sabi niya, "Wag naman. Wag 'yan. Kasi isipin mo, ang daming lalagpasan, no? 83, 84, 85. Uh-oh. Tapos siya, gagawin yung Chief PNP. Uh-oh. Eh, baka mangyari yung nangyari dati kay Erap. Nakita mo yung nangyari kay Ping Lacson. Di ba? Parang tinatakot niya. Di ba? Alam mo, sagot ngayon nung pinakamagaling na tao ni Mayor Digong. Sabi sa kanya, bakit? Yan bang mga pa-retire niyan, handang magkakaso? Ito, handang magkakaso para lang matupad yung 6 months na ipinangako ng ating Pangulo. Di ba? Oo. Oh, eh, yung mga pa-retire niyan, ang iniisip na lang yan, yung benepisyo nila. Oh. Huh? Tama rin naman. At sa iyo naman, General. Ha? General Drugs. Okay? Kung tawagin, huwag na nating ano, di ba? General Drugs. Eh, huwag mo masyadong makikialam. Tignan mo tuloy, kapapakialam mo. Ikaw ngayon, hindi pa na-appoint. Lahat sila naka-appoint na. Aba, ano ba? Naghahanap din pala. Hanggang ngayon, nakapila. Ayun. Oh, bumulong pa nga kay ano eh, sa kapatid natin kay Erwin Tulpo. Aba. Baka naman pwede, bulong nungo. Nakadikit ka na eh, brad-brad nga ta. Bro, ang tawag niya kay ano ha? Kay Duterte, baka kay Mayor. San Pedro rin. Eh, bro-bro ang tawag niya. Tapos eh, wala siya pwisto. Okay. Talaga naman, maraming umaasa dito kay Gerald Drugs. Ito susunod, Department of Labor and Employment. Uy. Ba, matindi rin ito kasi kung hindi magaling tumamang ito, hindi kinukuha ng kahit anong administrasyon. Oh. Lahat na administrasyon kinukuha ito eh. Kumbaga, laging in. laging in. Secretary Silvestre Berlio III. Magaling to. Dati rin nag-DOJ secretary yeah, to, di ba? Yeah, DOJ. Oo. Tsaka ito. Naging secretary to the cabinet din niya. Nakasama rin natin to. Tsaka alam mo, bilib tayo rito. Oo naman. Nung nakausap natin to at may inireklamo tayo sa house, alam mo, sa halip na pag-dribul-dribulin tayo, isa lang sagot niya, wag na yan, bata. Kaibigan natin si speaker, baka masaktan pag binira ko niyan. 'Di ba? Yung totoo, 'di ba? Oo. Aalangan naman yung, 'di ba? Pa-dribbling ka tapos sasabihin, "Hindi, ganto, ganun." Okay yan. Tapos wala. Oo. So, that is the right guy. Diretso. 'Di ba? Ito ang ating susunod. Ito importante 'to. Oo naman. Dahil dito nasunog ang lahat. Oo. Nasunog ang lahat ng pondo ng Pilipinas. Department of Budget and Management. Mm. Ha? Hindi 'to yung DAP, ha? Oo nga. Hindi 'to yung DAP. Okay. So, Benjamin Jogno. Yan, proven din yan. Magaling yan. Napakagaling yan. Ito si Benjamin Jogno. Kung iba-backtrack nyo, eh, hindi na wala ito sa limelight. Talagang lagi niyang ina-analyze yung nangyayaring sitwasyon without any intent of coming back to the government. Ha? Pero ngayon, talagang hinanap siya ni Digong para lang may pwesto. At ang gusto-gusto ko dyan, yung kay Benjamin Jogno, yung sinasabi niya lagi na pag nagbalita tayo na maganda ang ekonomiya,
dapat mararamdaman ng ating mga maliliit na mga kabayan. Yun ang nagsasabi niya. Yeah, tama naman. Oh, kasi ang nakakaramdam yun, nasa paligid lang na Malacanang. Yes. Pag sinabi nga ni Noy 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 na pogi ako eh, sabi ng mga nasa tabi niya, oh sir, pogi ka. Pero hindi alam ng taong bayan na pogi siya, di ba? Yan yung masama doon. Huwag ganun. Huwag ganun. Ito pang isa, sa Department of Energy. Ito, balikbayad din sa gobyerno ito. Pero magaling to. Yes, dahil yes, marami ng pinagdaanan to eh. Oo naman. Kumbaga, nalaspag na katawan nito sa paglilingkod sa taong bayan. Ha? Okay. Secretary Alfonso Cusi. Yan. Ayan. Nakasama ko rin niya sa airport. Sa airport, MIA. Napakagaling pumiar. Ibang klaseng kausap, diretso. Yun nga lang, napapalibutan dati sa airport yan ng mga truk mulang utak. Kaya medyo may disgrasya ng konti. Pero siya, personally, okay, wala ho tayong pintas dyan dahil napakagaling na tao talaga. At syempre, sunod natin, ito, someone very close to to the president at gustong, ito, lahat ng yaman nandito na eh. Mm-hmm. Pero wala, hindi yun eh. Hindi pera ang target nito, kundi ano na, prestige. Mm-hmm. Di ba? Ito yung one of the best friends of the president, ang ating susunod na Department of Finance Secretary, Carlos Dominguez III. Ayun. Di ba? Eh, balita ko siya yung nagsabi na, hindi, kung ayaw nila mag-donate, eh, sa akin na lahat, kaya ko yan. Mm. Di ba? Oo, dahil mayaman naman talaga. Nung bandang dulo, nung umarangkada na si Pangulong Digong sa survey, nagpasukan na. Nagpapasukan na, sila na umayaw. Sila na umayaw sa mga sa mga donasyon. Nag-sorry pa nga si Pangulong Digong, di ba? Gaya nga ni Manny Pangilinan, alam natin, nakadiin yan kay Binay eh. Tama. Ay, hindi ko alam bakit nakadiin na ngayon kay Digong. Galing, ang bilis. Ang bilis ng diinan dito. Di ba? Gaya ni Ramon Ang, gaya ng San Miguel. Di ba? Nakadiin naman kay Grace po. Kinabukasan, nakadiin na kay Digong. Abay, kagagaling dito mga ito. Di ba? Eh, hindi halata. Hindi halatang pwesto lang yung hinabol at hindi talaga yung, alam mo, galing sa pusong suporta. Mm. Okay, ang susunod naman, ang National Economic Development Authority. Napakahalaga rin yan. O NEDA. Okay. Nandito yung pag-asenso ng bansa natin. Uh-huh. Ernesto Pernia. Yes. Yan, Pernia. At ang gusto ko niyan, kasama Benny, ang gusto ko dyan, sinabi ni Pangulo Digong na lahat ng mga projects na dadaan dyan sa NEDA, dapat bilisan. Mm. Babawasan yung pirma. Babawasan yung pirma. Dahil ang sabi yata ni Digong, may git-kurenta ang pirma daw. Bago raw ma-aprobahan ang isang proyekto ng NEDA. Siguro pati barangay Tanod may pirma rin. Eh, pati pala dyan sa NEDA kasi. Sa NEDA kasi, pati English, kinukorekt eh. Yung feasibility study, dapat perfect ang English. Diba? Hindi, mahirap nga naman. Tama lang naman, feasibility, FEA. Baka mamaya ilagay, feasibility study. Lagyan na isda yan. Hindi, mas mahirap yun. Okay. Ano may susunod? Ang susunod? Importante ito. Oh, importante sa atin. Yes, galing sa ating industriya mismo. PCOO, Presidential Communications Operations Office, Martin Andanar. Ayan. Dito, wala tayong kontra. Yes. Dito, wala tayong kontra. Kasi bakit, ito po yung taong to, walang bahid. Mm-hmm. Ha? Naging tapat ito sa kanyang serbisyo. Hindi man siya napunta roon sa Channel 2, Channel 7 na pinagsisiksikan ng mga magagaling. Mm-hmm. Eh makikita naman natin siya sa Channel 5 na siya ay talagang namang bukal sa kalooban niya yung ginagawa niya, yung pagserbisyo niya. At personal pang nagko-cover yan, ha? Kahit na, kumbaga nandun na siya sa rurok ng tagumpay eh, mm-hmm, nandun pa. And to be exact, siya rin ang isa sa nakausap kagad natin matapos siyang mapuesto eh, willing na siya makipag-coordinate sa National Press Club, talking to our President Paul Gutierrez para ma-thresh out, maayos na itong problema with the President. Itong usaping boycott-boycott na to, mamaya. Halukayin natin. Okay, itong former military attaché to Washington, retired General Delfin Lorenzana, ang magiging Department of National Defense natin. Secretary Lorenzana, pakisilip yung mga helicopter dyan, ha? Yung mga flying coffin, kung tawagin, ha? Mga overpriced na spare parts. Tapos yung pabaon, ha? Yung pasalubong, pakicheck po yan dahil, di ba sabi nyo, no corruption? Tama. Eh, bakit tuloy yan? Oo. Bakit tuloy yung pabaon, pasalubong na yan? Ha? Pati sa administrasyon ni
ni Pinoy, may pasalubong. Sabi niya, matuwid na daan. Kailangan nakakita matuwid na daan na may bit-bit na isang bag na pera. At saka yung mga misis na ano, yung mga misis na ano, mga nagkukontra-kontrata. Di ba? Mga misis ng mga opisyal. Yun lang nga. Di ba? Mas matapang pa sa mga general. Oo. O, bilisan na natin. Ito naman. Oo. Ito, dati nakasama ni President Digo Hernandez na rito. Kaya subukan na niya ito. DLG, former South Cotabato Governor Mike Sueno. Yan. Ito naman pang ano niya, pang neutralize niya ito sa Mindanao area. Okay? Ito naman susunod, Undersecretary Fortunato de la Peña para sa Department of Science and Technology. Oo. Yan yung sinabi ko kanina galing sa loob. Oo. Kanina. Galing sa loob ng DOST. Nabanggit na to, ah. Yes. Oo. Okay. At of course, ito, maraming mga pumalakpak dito ng mga magsasaka. Yes. Na nagsisisigaw na hanggang ngayon, hindi pa nila natitikman ang tunay na reforma sa lupa. Yan. Yes. Dati anak pa, Vice Congressman Paeng Mariano sa Department of Agrarian Reform. At ang sinasabi niya, una niyang sisilipin ay yung Hacienda Lucita. Ano raw nangyari doon? Nangyari kayo paghati-hatiin na yan. Okay. Mamya. O, tiga mo, meron pa siya? Hindi, mamya na yun. Ano ba yun? Mamya na natin hihimayin itong presidential spokesman na si Salvador Panelo. Bakit po inaayawan? Oo, okay? Oo. So, wag po kayong alis. Babalik po kami. Ipapaliwanag namin kung bakit ganito na lang ang gigil ng aming mga kapatid sa balahibo ni Salvador Panelo. Proper diet and exercise. Ugaliing uminom ng ATC Coenzyme Q10 every day. ATC Coenzyme Q10. You're in good heart. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Coenzyme Q10 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. With proper diet, exercise, and the right nutrients, ang ATC Fish Oil ay may omega-3 fatty acid mapapangalagaan ang puso mo. ATC Fish Oil. Love your heart. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang fish oil ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. In the showbiz industry, there are two rules. One, stand out, pakita mong magaling ka and deserving ka sa industriya. And the second one, fat out. Kailangan mong i-maintain ng slim and healthy body dahil too much fat, bad for the health. Kaya naman ang secret ko to stand out, aside from proper diet and exercise, Fat Out. Fat Out has sweep and shred formula that contains psyllium husk and green tea extract. I stand out. Stand out with Fat Out. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Fat Out ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.